Pasahan. What is? Ito some tips para sa ating mga kababayan. Pero mo namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayanan. Magkakaisa harap ng ating bansa. Okay, marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Teleradyo. Sa Headline Pilipinas, mga di bakunado bawal na munang sumakay sa mga pampublikong sasakyan habang nasa Alert Level 3 ang Metro Manila. Mas maikling quarantine period sa mga may COVID sa general public, pinag-aaralan na ng gobyerno at mga eksperto. Mga naka-quarantine na healthcare workers sa Metro Manila dahil sa COVID, higit 6,000 na. Grupo ng mga guro humirit ng 2 linggong health break. Limitadong in-person classes sa mga kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 3 papayagan na simula January 31. 12 security guard arestado sa paglabag sa gun ban at trespassing sa Pampanga. At Angel Locsin at Edu Manzano bibida sa local adaptation ng hit French comedy drama na Call My Agent. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Tony Velasquez. Ako naman po si Jackie Manabat. At sa detalya na ating mga Headline Pilipinas. Mga kapamilya, matapos na pagbawalang lumabas sa mga hindi bakunado, ay hindi na rin muna pasasakayin sa mga pampublikong transportasyon ang mga unvaccinated. Ayon kay Transportation Secretary Art Tugade, ipatutupad ang no vaccination, no ride policy sa Metro Manila
habang nasa ilalim ito ng Alert Level 3. Magiging epektibo ang kautusan matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa mga malalaking pahayagan. Naka-quarantine ang mahigit 7% ng mga healthcare workers sa Metro Manila dahil sa COVID-19. Sabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega, mula sa halos 92,000 health workers sa NCR, nasa 6,500 ang naka-quarantine. Pero tiniyak naman ni Vega na sapat pa rin ang manpower o health workers sa mga ospital sa Metro Manila. Pero git ng treatment czar, dapat magpatupad ng ilang adjustments sa mga medical workers na nakakapasok pa sa harap na rin ng paglobo ng mga kaso. One of the things that the hospital administration should do would be to make sure that they are able to deploy and contract some of their services from their outpatient special services so that the deployment towards these COVID areas will be there. Pinaikli na ng gobyerno sa 5 araw ang isolation period ng mga medical workers na asymptomatic naman at fully vaccinated para matiyak na sapat ang manpower sa mga ospital. Hindi na rin dapat ma-isolate ang kanilang close contacts kung wala naman silang sintomas ng COVID-19. Bukas naman ang Philippine College of Physicians sa pinaikling isolation period para sa healthcare workers. Sinabi sa teleradyo ng Paulo ng Samahan na si Dr. Maricar Limpin, naiintindihan nilang para lang ito sa exigency o pangangailangan ng mga ospital dahil nagkukulang na sa mga doktor at nurse na mag-aalaga sa mga nang-ospital dahil sa COVID. Ayon kay Dr. Limpin, isinunod sa Amerika ang shortened isolation protocol na 5 araw. Dahil dito, contagious o higit na nakahahawa ang pagkakaroon ng COVID habang pwede na magbalik trabaho sa 6 na araw. Pero kailangan anyang baguhin ang protocol at isama ang pagsusuot pa rin ng face mask kahit nasa bahay na dahil pwede pa silang makahawa. Ang medyo nakalimutan ng siguro ng DOH na gusto kong i-emphasize, no, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga ospital, kailangan po kasama doon sa protocol ay yung patuloy na pagsusuot ng mask ng mga healthcare workers from day 6 hanggang day 10. No? And yung mask na yan, hindi pa pwede yung surgical mask kasi may puwang yun eh. No? So kailangan tight-fitting mask para mas malesen natin yung transmission ng sakit sa ibang tao. Paalala naman ni Dr. Limpin, hindi mandatory ang shortened isolation kaya kung maayos naman ang estatus sa ospital, ay panatilihin na lang ang dating protocols kaysa isabak ulit agad sa trabaho ang hindi pa fully recovered na healthcare workers. Pinag-uusapan na ng mga health expert at ng gobyerno ang panukalang ipatupad sa general public ang maiksing quarantine period gaya ng ipinatutupad sa mga healthcare worker. Sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, mula sa 10 araw, posibleng gawin na lang na 7 araw ang isolation at quarantine period ng mga magpo-positibo sa COVID-19 na fully vaccinated pero asymptomatic o kaya ay mild o moderate ang kondisyon. Itrinaan niya ang guidelines na sinusunod ng ibang bansa. Pero giit ni Vergere, kailangan pang aprubahan ng ibang ahensya ang pagbago ng polisiya. So yun naman pong ating pinapanukala, no? The recommended policy shift natin ay para ma-shorten po natin ang ating quarantine and isolation para po sa ating general public at maging pareho na rin po with the healthcare workers. Ito po ngayon ay pina-finalize pa. Kailangan pa ho namin makipag-usap sa ibang ahensya para aligned po lahat sa ating pagpapatupad. Lahat po ng polisiya ay maiayos. So magbibigay tayo ng abiso kapag na-final na po natin ito. Pagkatapos ng halos 10 araw na pagsasara, binuksan na muli ang outpatient department at non-COVID-19 emergency services ng ospital ng Malabon. Tatanggapin ang mga magpapa-prenatal check-up na maaaring mag-walk
check-in tuwing Lunes, Martes at Biyernes. Pero magpapatupad ng cut-off sa lahat ng mga pasyente sa outpatient department dahil sa patuloy na pag-quarantine ng medical frontliners. Matatanda ang noong Enero 2, inansyon ng ospital na pansamantala silang hindi tatanggap ng mga outpatient o yung mga hindi magpapa-admit. Ito ay para magsagawa ng disinfection matapos magpositibo sa COVID-19 ang higit 90 kawani. 67 sa kanila ang nakarecover na habang ang iba ay patuloy na nagpapagaling. Samantala, higit 60 barangay sa Pasay City ang nagpatupad ng granular lockdown. Tulad ng Mati, hindi buong barangay kundi ang bahay o compound lang na may positive cases ang naka-lockdown. Ayon sa Public Information Office, higit 800 pamilya ang apektado ng granular lockdown. 201 o higit 200 ang lahat ng mga barangay sa Pasay City ang nakapagtala na ng active cases. Pinakamaraming kaso ang barangay 183 sa Villamor na may 332 na aktibong kaso. Sa huling tala noong January 10, umakyat na sa higit 2,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pasay City. Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna sa lungsod. Pinapayagan ang walk-in mula alas 8 na umaga hanggang alas 4 ng hapon sa kanilang vaccination centers. Umabot na sa halos 70% ang mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi sa teleradyo ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., naging maganda ang resulta ng memorandum ng Manila Metro Manila Development Authority na bawal nang lumabas ang mga hindi bakunado. Marami anyang unvaccinated ang dumagsak sa mga vaccination site, particular sa Region 3. Pero tinututukan nila ngayon ang PARMM, Region 12 at Region 5 para pataasin ang vaccination rate doon. Sinabi ni Secretary Galvez na higit 70% ang nakatanggap ng first dose, nasa 50% naman ang naka-second dose. Pumalo na rin sa 3.5 million ang naturukan ng booster shot. Kinontra naman ng Vaccine Czar ang pahayag ni Public Health Advocate Dr. Tony Liachon na dapat natupagin ng gobyerno ang pagbibigay ng booster dose kesa sa mga unvaccinated. Mali po yung sinasabi ni Liachon, ang ano po natin, focus po natin yung 3 million pa rin na unvaccinated kasi yung benefits ng mga ano ng first dose is more weighted sa ano sa boosters kasi yung at least naka-dose na at least mayroon pa rin siyang protection kasi ang inano natin ang talagang mag-overwhelm ng ating healthcare facilities ay yung mga talagang unvaccinated. Hindi pa kailangan sa ngayon hanggang ikalimang dose ng COVID-19 vaccine para magkaroon ng kompletong proteksyon kontra sa virus. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na iminungkahi umano ng vaccine expert panel ang 3 hanggang 4 na primary doses at 5 ang booster shot. Paliwanag sa teleradyo ni DOST Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani, pinag-aaralan pa ito sa ngayon, pati sa ibang bansa. Pero pwede niya itong ikonsidera para sa mga immunocompromised at sa mga matatanda. Siguro nakikita lang na baka mangyari yon, no? Pero sa ngayon, even sa Amerika, hindi naman talagang sinusulong pa even yung fourth dose. So nakita naman natin na after a second dose, may third dose. Yung third dose nakaigi talaga. We may be considering siguro ang mas makakatulong yan doon sa mga immunocompromised, sa elderly, doon sa may mga comorbidities. Pero for the general population, pag-aaralan din natin. Hindi pa sa ngayon. Sinabi rin ni Dr. Gloriani na wala pa rin sa Pilipinas ang tinatawag na REVAX o yung isa pang round ng primary series ng bakuna at booster shot. Ayon kay Dr. Gloriani, bagamat ligtas naman ito, hindi rin ito inirekomenda para sa general population. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin anya ang pagbabakuna sa 0 to 4 years old na mga bata.
Nakikipag-usap na si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa mga supplier ng antiviral drug na Molnupiravir para matulungang makabili sa mas murang halaga ang mga maliliit na negosyong tinamaan ng COVID ang mga manggagawa. Sinabi sa teleradyo ni Concepcion na batay sa inisyal na pakikipag-usap, naglalaro sa pagitan ng 3,100 hanggang 5,200 pesos ang presyo ng Molnupiravir, pero pwedeng bumaba sa wala pang 2,000 kung maraming o-orderin. Ayon kay Concepcion, marami ng micro, small and medium enterprises ang umorder at libreng ibibigay ang Molnupiravir sa kanilang mga empleyado. Alam natin ang dami nag-a-absent ngayon sa private sector mga empleyado natin. Some of them are in critical positions, no? Mga sa pabrika, mga highly skilled people. So they cannot afford that they will, you know, be sick for a long time. So this is one option, no, that is being considered. Ipinaalala naman ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, na hindi basta-basta na bibili ang Molnupiravir maliban kung nag-apply ng compassionate use permit at inaprubahan ito ng Food and Drug Administration. Basta siguro i-remind lang natin ng mga tao, mapa-EUA actually yan for compassionate use. These are all still experimental and that is the reason why kailangan dino-document natin lahat ng mga mararamdaman, yung mga adverse effects, pati yung gumanda ba yung pakiramdam ng pasyente. Yes, kasi para ma-co-collate ng ano yan ng FDA yung mga data, no? And dito malalaman na nila pwede pala talagang gamitin ito. Sagot naman ni Concepcion, babantayan ng mga doktor ng pribadong sektor ang pagbibigay ng Molnupiravir. That's why the company doctors have to be what you call this part of this, and every company has a company doctor. So the moment that the person is sick, then a prescription will be given. But the medicines will be already kept just in case it's needed, but will not be dispensed until the doctor sees the person who is sick. Samantala, araw ngayon ng baklaran, pero kumpara noong mga nakalipas na linggo ay mas kaunti ang mga nagsisimba ngayon sa Baklaran Church. Ayon kay Father Ino Cueto, mula nang sumirit ang kaso ng COVID-19, napansin nilang matumal ang pagdating ng mga nagsisimba kahit noong unang Miyerkules at unang linggo ng taon. Sa kabila nito ay mahigpit pa rin binabantayan ang bilang ng mga debotong pinapayagang dumalo sa piskal na misa. Nagdagdag din ang mga usher para masigurong nasusunod ang health protocols. Ayon kay Father Cueto, 30% lang ng seating capacity ang papayagan sa loob ng simbahan o 1,500 individual para hindi siksikan at may pagitan sa mga upuan. Sa labas naman, 50% ang pwedeng makinig ng misa. Ayon ni Father Cueto, sa mga deboto, alternatibo sa pisikal na misa ang online mass, lalo na ngayong mataas ang kaso ng COVID-19. Pansamantalang, isinara ang halos kalahati ng mga simbahan sa Archdiocese of Manila dahil sa pagdami ng positibo sa COVID-19. Sa pinakahuling datos ng Archdiocese of Manila, Ministry on Healthcare, 42 parokya ang sarado sa publiko. Bukod sa ipinagbabawal ang public mass, ang ibang parokya ay nagsara dahil may mga nagpositibo sa COVID-19 na mga pari at staff. Ang iba naman ay nagdi-disinfect habang ang ilang simbahan ay sumasailalim ang staff sa testing at vaccination. Ang Santuario de San Antonio sa Makati ay sarado hanggang January 15. Ang Mary the Queen Parish sa San Juan ay sarado hanggang January 14. Pero may ilang simbahang hindi pa nagbigay ng petsa kung kailan magbubukas, kabilang ang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz o Binondo Church. Tuloy pa rin naman ang mga online mass sa mga parokya. Ang Archdiocese of Manila ay may sakop mga simbahan sa lungsod ng Maynila, Makati, San Juan, Mandaluyong at Pasay. Bukod sa Archdiocese of Manila, may mga simbahan na rin ang
samantalang nagsara sa mga katabing Diocese of Pasig at Diocese of Cubao. Ininspeksyon ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang ilang palengke sa lungsod kung sumusunod sa safety protocols. Sabi ni Dexter Cardenas, hepe ng QCDPOS, unang inikutan ang Balintawak Market kung saan sinita at pinagmulta ang mga nahuling nagtitinda ng walang suot na face mask. Nililista rin ang mga vendor na hindi pa bakunado para sila ay mapaschedule at mapabakunahan agad sa loob ng 2 linggo. Kapag pinili ng nagtitinda na huwag mabakunahan, obligado silang magpakita ng negative RT-PCR test kada 2 linggo para makapagbenta pa sa palengke. Kahapon ay inikutan ng QCDPOS ang Mega Q-Mart, Farmers Market at Riot Market, kung saan mahigit 100 o 140 ng nahuling lumabag sa safety protocols. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers na magdeklara ang gobyerno ng 2 linggong health break sa mga eskwelahang nasa ilalim ng Alert Level 3. Sinabi sa teleradyo ni Act Secretary General Raymond Basilio na base ito sa tinatanggap nilang ulat na maraming guro, partikular sa Metro Manila at mga kalapit probinsya, ang hirap nang makatugon sa pang-araw-araw na pagtuturo dahil nasa pulbin ng COVID surge. Ayon kay Basilio, wala silang eksaktong datos dahil karamihan ng mga guro ay hindi nagpapa-COVID test kahit may mga sintomas. Kung hirap anya ang mga guro, hirap din ang mga estudyante dahil maging sila o kanilang pamilya ay tinamaan din ng COVID. Kaya naman nagpapasalamat anya ang grupo sa Quezon City LGU na unang tumugon sa kanilang apila at agad sumulat sa DepEd para magpatupad ng 2-week health break. Hindi po ito dapat mangahulugan ng pag-extend ng ating school year. Ano? Mas andun po sa pagre-reduce natin ng mga tasks for the entire week na hinihingi natin sa 2 linggong ito. At maaring after nitong 2-week break na hinihingi natin ay makapag-resume dun sa normal na mga day-to-day na hinihingi ng ating education curriculum. Sinabi naman sa teleradyo ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na kasabay ng health break, dapat ding magpatupad ng academic break tulad ng ginawa ng ilang kolehiyo. Giit ni Basas, malaking tulong anya na wala mo nang iisiping lesson o module ang mga guro at estudyante kahit 1 linggo lang para na rin sa kanilang mental health. Ang mangyayari po sa iyo, mawawala yung iniisip muna. No, so magkakaroon ka ng panahon ano para i-check yung sarili mo, uminom ka ng maraming booster no ng iyong kalusugan ano po no mag-relax no, I mean kung paano ka magre-relax kahit nasa bahay ka, of course no, bahala ka na kung paano. Mas ang sinasabi lamang po natin dito, maalis no yung anxiety no, maalis yung kung ano pa po no, ng mga iniisip ng mga tao no sa kasalukuyan. Huwag nating dagdagan. Kung humihirit ng 2 linggong health break ang ilang grupo ng mga guro, inanunsyo ng Commission on Higher Education na simula January 31, pwede na ang limited in-person classes sa lahat ng kurso sa mga lugar na nasa ilalim ng Earth Level 3, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Health. Pinapayagan namang magbalik ng limited face-to-face classes anumang araw ang mga universidad at kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Kailangan magsumite ng self-assessment checklist at notarized affidavit ang mga higher education institutions sa CHED Regional Office bago muling buksan ang kanilang in-person classes. Pero sa panayam ng teleradyo, sinabi ni CHED Chairman Prospero De Vera na depende pa rin sa sitwasyon ng COVID-19 sa isang lugar ang pagbubukas ng limitadong face-to-face class. Sa ilalim ng Alert Level 3, 30% o 30% ang kapasidad na pinapayagan sa in-person classes, habang 50% capacity naman sa nasa Alert Level 2. Yung January 31, ang ibig sabihin, yun yung pinakamaaga na pwede kang magbukas. Pinakamaaga. Pero kung yung conditions mo on the ground is not favorable, siyempre, huwag ka dapat magbukas ng January 31. Ang ayaw lang natin yung magbukas ng maaga tapos kasagsagan ng pandemya.
Kasi delikado yan. Sabi naman sa teleradyo ni Attorney Joseph Estrada, Managing Director ng Coordinating Council of Private Educational Associations, ay pabor sila sa pagbabalik face-to-face classes, lalo't na ayon naman ito sa guidelines ng Interagency Task Force, o IATF. Pero giit ni Attorney Estrada, dapat matiyak ang kahandaan ng mga paaralan at paramdaman ng mga guro at estudyante na ligtas sila dito sa harap na rin ng pagkalat ng Omicron variant. Ay nako, Jackie, eh, nakakainggit kuminsan kung talagang ikaw ay nakakaranas ng maginaw na panahon tulad dun sa iyong beautiful Baguio City. Eh yan kaya ay mararanasan din natin dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Alamin natin yan mula sa ating resident ABS-CBN News meteorologist Ariel Rojas. Nako Ariel, maginaw pa ba tayo dito sa Metro Manila at ibang lugar sa Pilipinas? Magandang tanghali sa iyo, Tony. Umaabot ngayon sa Visayas ang malakas na amihan at magpapatuloy yan sa mga susunod na araw. Kaya mararamdaman natin ang malamig na panahon dito sa Metro Manila. Kaninang umaga, naitala sa 8.9 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet at 11.8 degrees Celsius naman sa Baguio City. Naramdaman ng bahagya ang paglamig dito sa Metro Manila kaninang umaga sa 22.8 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Ngayong araw, magdadala ng maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan ang amihan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Posible rin ang mga pag-ambon sa Northern Quezon, Oriental Mindoro, Palawan at ilang lugar sa Visayas. Maganda naman ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila at ibang panig pa ng Luzon at Visayas. Ang mabubuong shear line naman ay magdadala ng pag-ulan simula ngayong hapon hanggang sa mga susunod na araw sa Caraga at Northern Mindanao. Kapamilya, maghanda po dahil posible ang mga pagbaha at landslides. Maalinsangan naman ang panahon sa ibang bahagi ng Mindanao at posible ang thunderstorms sa hapon o gabi. Sa mga mangingisda po, bawal munang maglayag sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Aurora at Hilagang Quezon dahil matataas ang alon dala ng amihan. Wala namang low pressure area o bagyo ang makakaapekto sa bansa hanggang weekend ayon sa PAGASA. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ariel. At abangan, listahan ng mga nag-aambisyong maging pangulo na bawasan pa. At Ogie Alcacid, inaliw ang netizens sa ikatlong gabi ng By Request Benefit Concert ng ABS-CBN. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa. Pagmamahal! Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 3, dito sa nag-iisang teleradyo. Kapamilya,
Maria, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinasman o sa abroad. Katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa iyo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan na marami. Hatid ng ating mga kaobrero na si Danny Buenafe. Tumagami na rin yung mga nag-a-apply kasi ko gusto na talaga bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Teleradyo. Saktong celebration tayo kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglaho ito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Nagbabalik ang Headline Pilipinas, mga kapamilya, 10 na lang ang bilang ng mga kandidato sa pagkapangulo sa halalan 2022. Ito ay matapos alisin ng COMELEC sa listahan ang independent candidate na si Gerald Arcega. Wala namang inilabas na dahilan ng COMELEC kung bakit tinanggal sa listahan si Arcega. Nananatili naman sa siyam ang mga kandidato sa pagka-vicepresidente, habang 64 sa pagka-senador. Nauna nang inihayag ng COMELEC na maisasama sa balota ang pangalan ng kandidato hanggat walang desisyon sa mga petisyon laban sa kanyang kandidatura. Arestado ang dalawang lalaki dahil sa paglabag sa gun ban ngayong election period. Nagsasagawa ng anti-criminality operation ang mga pulis sa Muntinlupa nang makatanggap ng sumbong tungkol sa lalaking may dalang baril. Nang lapitan ng mga pulis, walang naipakitang dokumento ang suspect sa umunay dala nitong kalibre 38, kaya agad na inaresto. Sa Pasay City naman, kalaboso ang 23 anyos na mekaniko matapos mahulihan ng isang replika ng baril. Maharap sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at omnibus election code ang mga suspect. Sa Pampanga, 12 security guard ang arestado rin sa paglabag sa gun ban at trespassing sa isang subdivision sa Mexico. Sa ulat ng Pampanga Provincial Police Office, galing sa isang security agency ang mga gwardya na puwersahan umanong pinasok ang gate ng subdivision. Agad namang inaresto ang mga gwardya matapos bigong magpakita ng mga kaukulang dokumento na nagpapahintulot sa kanilang pumasok sa lugar at magdala ng mga baril. Unti-unti na rin dumarami ang mga pasyente ng COVID-19 sa mga ospital ng Oriental Mindoro. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Dante Nuestro, OIC at Chief ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, na pupuno na ang kanilang isolation room. Karamihan ay mild to moderate ang sintomas at isang pasyente ang nasa intensive care unit o ICU. Sa gitna ng pagtaas ng kaso, malaking problema rin anya sa Oriental Mindoro Provincial Hospital ang kakulangan ng mga nurse, kaya apektado ang kalidad ng kanilang serbisyo. Nauubos na po yung aming mga nurses. Talaga pong marami po kasi nag-abroad. Yung iba talagang napapagod na dahil sa sobrang dami ng pasyente. Kung yung ratio ng nurse sa patient, kulang na kulang po.
At dagdag pa ni Dr. Nuestro, handa silang sumunod sa utos ng Department of Health na paigsiin ang quarantine at isolation ng mga healthcare worker. Maliban na lang kung sasabihin ng attending physician na kailangan itong palawigin. Sinabi ni Nuestro kung hindi nila susundin ang pinaksing isolation period, maaaring maparalisa ang kanilang ospital. Maganda po sa amin yung 5 days, pero yung iba pong mga health workers, siyempre po, hindi po pare-pareho ang idea eh. Ang paniniwala nila, dapat hindi sapat yun dahil, yun nga, kahit may kaunti pang nararamdaman, ako pwersa silang pumasok. Pero kaya lang po, kung hindi naman po gagawin yun, talagang mapaparalyze po ang hospital dahil kukunting-kukunti na lang po talaga ang mga nurses. Simula ngayong araw, sarado muna ang outpatient department ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay. Sa abiso ng ospital, paghahanda ito sa posibleng pagtaas na naman ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon dahil sa mas nakakahawang Omicron variant. Hinihikayat ng ospital ang mga nais magpakonsulta sa OPD na makipag-ugnayan sa kanilang telehealth project para magabayan sa dapat nilang gawin at mabigyang kasagutan ang kanilang mga katanungan o pangangailangan. Hinihikayat din na magpatingin sa ibang ospital, health center at lying in ng gobyerno para mananatili namang bukas ang emergency room ng ospital. May alok na libreng antigen test sa mga COVID-19 testing center sa Pampanga. Sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, wala pang tanghali, nag-cut off na sa pila ang testing center dahil lampas 100 na ang nakalista sa kanilang walk-in at drive-thru swab para sa antigen at RT-PCR tests. Sa isang pribadong ospital naman, blockbuster din ang pila ng mga sasakyang nais makapag-drive-thru sa swab. Ayon kay Pampanga Provincial Health Officer Dr. Zenon Ponce, dahil sa dami ng mga nagpapasuri, aminado silang bumabagal din ang proseso. May mga libreng COVID-19 test din naman ang probinsya sa lahat ng district hospitals. Pero limitado pa lang muna ito sa mga COVID patient nila. Ang ilang LGU tulad ng Bayan ng Guagua at Santo Tomas, may mga scheduled free antigen test din para sa mga nasasakupan. Sa Cavite, suspendido ang operasyon ng ilang city hall maging ang pagbabakuna sa probinsya. Matapos magpositibo sa COVID-19 ang mga empleyado ng pamahalaan at vaccination workers. Yan ang Headline Pilipinas ni Michael Delizo. Isinarang ngayong araw ang city hall ng lungsod ng General Trias matapos magpositibo sa COVID-19 ang 105 empleyado habang inatasan din mag-quarantine ang higit 300 nilang close contact sa iba't ibang tanggapan. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, sarado hanggang Biyernes ang city hall para matiyak ang kaligtasan ng publiko, iba pang empleyado at mapigil ang pagkalat ng virus. Itinigil din ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga vaccination site sa General Trias Convention and Cultural Center, Robinson's Place General Trias at Vista Mall General Trias ngayong buong linggo dahil nagkasakit din ang maraming miyembro ng vaccination team. Maglalabas umano ng bagong schedule ang lungsod para sa mga nakatakdang bakunahan ng ikalawang dose. Sa Cavite City, may higit 130 kawani ng lokal na pamahalaan ang nagpositibo sa antigen test. Wala namang abiso sa epekto nito sa operasyon ng City Hall, pero inihinto ang pagbabakuna sa lungsod simula noong Lunes dahil marami din nagkasakit sa vaccination team. Sa Bacoor City Hall, nasa 190 ang mga empleyado na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Bacoor Mayor Lani Mercado Revilla, nagpapatuloy ang operasyon ng City Hall bagamat limitado ang mga tauhan. Ilan na niya sa mga nagpositibo ay mild ang sintomas, kaya pwede pa rin magtrabaho mula sa bahay habang ang iba ay nasa isolation facilities. Sa Silang, kasalukuyang nagpapagaling sa COVID-19, si Mayor Cory Poblete. Ganon din ang ilan pang empleyado ng munisipyo na nanatili naman umanong bukas ang lahat ng opisina ng pamahalaang bayan. Para sa Headline Pilipinas, ito ang Radyo Patrol 52, Michael Delizo, ABS-CBN News. Maraming salamat, Michael. Nagpositibo sa COVID-19 si dating PNP Chief at ngayon yung senatorial candidate Guillermo Eleazar.
Sa kanyang pahayag, sinabi niyang natanggap niya ang resulta ng kanyang RT-PCR test kagabi at susundin niya ang protocol ng Department of Health na home isolation. Asymptomatic o walang nararamdamang sintomas sa ngayon, si Eleazar. Inikayat naman niya ang publiko na magpabakuna na o magpa-booster shot na. Si Eleazar ay tumatakbong senador sa ilalim ng Partido Reforma ni Senador Pamphilo Lacson na nauna na nag-anunsyo na nagpositibo rin sa COVID-19. Umabot na sa mahigit 25 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Sinabi ni PhilHealth President Dante Giran na target nilang mabayaran ang mga claims sa loob ng 6 na buwan. Inatasan na rin ang lahat ng sangay ng ahensyang makipag-ugnayan sa mga ospital para sa kanilang estado ng reimbursements. Aminado si Giran na bumagal ang pagbabayad sa mga ospital dahil sa kakulangan ng tauhan at information technology dahil sa pandemya. Ginawa ng PhilHealth ang pahayag sa gitna ng plano ng ilang ospital na kumalas na sa ahensya. Nauna nang sinuspindi ng mga ospital ang planong PhilHealth holiday. Sa iba pang balita, timpog ang isang lalaki na nahulihan ng droga sa Quezon City. Sinita ng mga pulis ang suspect dahil sa paninigarilyo sa pampublikong lugar at sa hindi pagsuot ng face mask. Pero nang lapitang ito ay nagtangka pa siyang tumakas pero na-corner din ng mga pulis. Habang hinahanapan ng face mask ang lalaki, na hulog mula sa bulsa nito ang isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 13,000 piso. Sa Pampanga, arestado ang 2 lalaking umano'y notorious na akyat bahay sa Mabalacat City. Ayon sa pulisya, sila ang nasa likod ng pagtangay ng speakers, CCTV at iba pang gamit sa isang bahay. Nahuli sa checkpoint sa Barangay Camacheles Road ang mga suspect. Sakay sila ng tricycle nang sitahin ng mga pulis. Pero imbis na tumigil, umiwas ang tricycle sa checkpoint. Hinabol ito ng mga pulis hanggang mawala ng kontrol ang driver at salpukin ang isang pader. Sugatan ng driver at ang pasahero nitong suspect habang nakatakas naman ang isa pa nilang kasama. Lumalabas sa imbestigasyon na miyembro sila ng Manarang Robbery Group. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Pass! Ngayon naman, alamin natin kung ano ang mga headlines sa showbiz mula kay Papa Owl Paz. Papa Owl! Katoni and Ate Jackie, my Tonky! Kansa! Hirap, di ba? Ano ba? Delikado ako pag inuna ko yung key eh. Kaya yeah, ano, okay. Ano na yan? Tonky! Hi, Papa Owl! Hi, Ate Jackie. Jackton, pwede siguro. Ayun na lang. My Jackton, kasama ang Pilipinas sa gagawa ng adaptation ng Call My Agent na isang French drama comedy na ididirect ni Eric Mati. Ang 8-part series ay pagbibidahan niya ng Angel Oxin at Edu Manzano na magsisimula ang trabaho ngayong Abril o Mayo para sa HBO Go. Go na go naman ang naging madaling kantahan ni Ogie Alcacid ng Easy On Me ni Adele. Kaya ang online fans ay giliw na giliw. Inaliw din ng King of OPM ang madlang netizens sa 3rd gabi ng By Request, a benefit concert. At todo pasalamat sa kanyang ASAP family na sinamahan siya sa nasabing charity. Kinakiligan! Kinakiligan naman ng madlang fans ang post ni Maymay Entrata na may nagbigay ng bouquet of flowers sa kanya. Thank you, my love, ang naging caption niya at hindi pinangalanan ang misteryosong si Love. Basta ayon kay Maymay Entrata, ay non-showbiz ang nagpapasaya sa hitmaker ng Ama Kabugera.
Kabugera din ang mga uploaded photos ng panganay na anak ni na Doug Kramer at Chesca Garcia, ang 12-year-old birthday celebrant na si Kendra. Kinagiliwan at pinagkaguluhan ang kanyang mga larawan dahil little Catriona Gray ang kanyang mga kuha. Kaya may nagsabi pang netizen na future Miss Universe itong si Kendra na pwede rin mag-uwi ng corona. At yun na rin sana all maganda. At yan ang umi-headline sa Showbuzz. Ito si Papa Awapas para sa Headline Pilipinas. Back to you, my Jackton. Ayan, oo. Ang hirap kasi kanina yung ginamit mong pagbuo ng tongki. Baka biglang lumapit yung pedeya sa atin eh. Mahirap. Kahit ako pinabahan dun, kumabog ang aking dev sa tongki. Oo nga. Sabi ko, oh my. Ay, pa-order nga. Papa out. Thank you, Papa out. At sa mga home-headlines naman sa mga probinsya, pagtaas ng kaso ng COVID-19, ramdam na ng ilang ospital sa Bacolod. At Crocodile Park sa Davao City, binuksang drive-thru vaccination site. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. At street smart. Kunwari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayan na pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Basta't kapasada, masarap kasama, sa kwentuhan, paano kaya natin Babalik ka, Headline Pilipinas. Ramdam na rin sa mga ospital sa Bacolod ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Alamin natin mula kay RC, yung bawang mga na-ospital ay mga bakunado o hindi pa bakunado? Tony, mayroong 32 COVID patient ngayon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City.
At sabi sa teleradyo ni Dr. Julius Drilon, 97% sa bilang na ito ay hindi bakunado. Karamihan niya sa mga pasyente ay moderate to severe. Binanggit niya na mula noong January 7, nasa 38% lang ang growth rate sa Bacolod City. Pero pagdating ng January 11, lumobo na ito sa 250%. Ayon kay Dr. Drilon, mula sa isa noong kalagitnaan ng Disyembre, umakyat na ngayon sa 23 na health workers ang nagpositibo sa COVID-19. At pito anya rito ay nasa high-risk quarantine. Dagdag ni Dr. Drilon, pinaghahandaan na nila ang inaasahan pang paglobo ng mga kaso. Sa Iloilo City, hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga Ilonggo na hanggat maaari manatili muna sa bahay. Sabi ni Mayor Jerry Trenias, patuloy na tumataas ang kaso sa lungsod. Kaya mainam kung makakapag-work from home muna ang mga may trabaho. Magpabakuna na rin anya ang di pa bakunado at magpa-booster shots ang mga pwede na. Kahapon nakapagdala ng 39 na bagong kaso sa lungsod para umakyat sa 102 ang bilang ng active cases. Isang buwan matapos manalasa ang bagyong Odette, sinisika pa rin bumangon ng mga residente sa Dawahon Island sa Batol, Leyte. Lalo't matindi ang naging pinsala ng bagyo sa kanilang pinagkakakitaan, ang seaweed farming. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, aabot sa 200 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo. Sa mga seaweed farm, post-harvest facilities at mga bangka sa isla. Ito ang itinuturing ng ahensya na pinakamalaking pinsala ng bagyo sa fisheries sa buong Eastern Visayas. Magpapadala ang BFAR ng binhi ng seaweed para masimulan ang muling pagbuhay ng seaweed industry ng isla. Agaw pansin ang isang tricycle sa Barangay Manhanip, Malinaw, Aklan. Sa halip kasing regular na sidecar ang nakakabit sa motorsiklo, bahay kubo ang disenyo ng tricycle ni Julius Imperial, nagawa sa pawid at kawayan. Kwento niya, napili niyang disenyo ang bahay kubo dahil nagpapakita ito ng kanilang simpleng pamumuhay. Sa pamamasada ng tricycle, binubuhay ni Julius ang kanyang pamilya. Ubo na mga balita, gikan din ni sa Visayas sa CRC Dalaget. Balik ni mo, Tony. Total RC, uso naman yung mga pinaghahalo yung pangalan. Katulad ni Jackie ang Tongki. Baka pwede na niyang bansagan yung kanyang sasakyan na Kubokel. Ay, Kubokel. Kubokel lang. Thank you, RC. At abangan pagpasok ng mga turista sa Sarangani, Davao Occidental. Patuloy na ipinagbabawal. Yan at iba pa mga balita sa Mindanao sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Headline Pilipinas. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas ni-level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceniza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountain, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove house, mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa,
Mamahal! Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 3, dito sa nag-iisang Teleradyo. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinas man o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa'yo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan na marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Danny Bonafe. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi gusto ko na talagang bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Teleradyo. Saktong celebration tayo, kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang mai-eliminate sa paglahok nito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na. Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Nagbabalik ang headline Pilipinas. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga turista sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng paghihigpit para maprotektahan ng mga residente sa Omicron variant, lalo't zero case o walang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Sa ilalim ng umiiral na Executive Order 21 Series of 2021, mananatiling sarado ang mga tourist destinations sa island municipality. Kaya nagbabala ang LGU na mananagot ang mga travel agency, tour operator at mga individual na nagbebenta ng tour packages sa Balut Island at Sarangani Island. Sa Davao City, dinagdagan pa ang drive-through vaccination site para mas marami pang mabakunahan kontra COVID-19. Binuksan ang Crocodile Park na eksklusibo lang sa mga individual na magpapa-booster shot. Lahat ng kategorya ay pasok dito, mula A1 hanggang general population. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Kailangan lang dalhin ng magpapa-booster ang kanyang vaccination card, Safe Davao QR code, valid ID at ballpen. Tatlo ang arestado sa paglabag sa COMELEC gun ban sa Cotabato City, nahuli sa magkakahiwalay na checkpoint sina Federico Bolonggaita, Romy Salipada at Sueb Salibo na lahat nakuhana ng baril pero bigong magpresenta ng dokumento. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Omnibus Election Code ang tatlo. Patuloy ang pagbibigay ayuda ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na nasalantan ng Bagyong Odette noong Disyembre. Kamakailang nagdala ang Coast Guard ng 369 na sako ng bigas, 40 na sako ng assorted relief goods at isang portable generator sa Cagayan Silio, Palawan. Tinatayang 18 tonelada ring relief supplies ang inihatid ng PCG sakay ng BRP Gabriela Silang sa Surigao City. Kabilang na ang inuming tubig, mga delata, sako-sakong bigas at generator sets.
Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa direktibo ng gobyerno sa pagpapatuloy ng malawakang relief transport mission ng PCG para mas mapibilis pa ang rehabilitasyon ng mga rehiyong naapektuhan ng nagdaang bagyong Odette sa Mimaropa, Visayas at Caraga. Kapamilya, may art na ay nakatulong ka pa. Hindi bababa sa 200 artworks ang pinagsama-sama sa binuksang visual art exhibit sa Clark Museum. Tampok dito ang mga paintings, sculptures, installation art at marami pang iba mula sa mga galing at talento ng mga bago at batikang Kapampangan artists. Makikita rin dito ang kakaibang approach sa art na hinaluan pa ng twist ng pandemya. Bida rin ang mga gawa ng premiadong artist sa likod ng pidait na si Philip Torres. May entrance fee na 100 piso para sa adults, libre naman para sa mga senior citizens, PWDs, estudyante at mga bata basta may maipakitang ID. Pero ang maganda sa exhibit na ito, ilang bahagi ng kikitain at sa mga artworks dito ay mapupunta sa isang community country na sinimula ng organizer na si Benny Lee Bondoc sa kasagsagan ng pandemya. Masisilip ang Limitless Art sa Clark Museum hanggang sa January 29. At yan ang mga balita ang aming nakalap, mga kapamilya. Andito pa rin po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy niyong napapanood at teleradyo sa Cable Social Media at sa iWatt TFC. Ako po si Tony Velasquez. Naririnig din tayo sa ABS-CBN Radio Service App at ABS-CBN News App. Ako po si Jackie Manabat. Hanggang bukas, mga kapamilya. Headline Pilipinas. Ilang linggo matapos tumama ang bagyong Odette, patuloy na nakakaranas ng gutom at kakulangan sa malinis na tubig ang mga kapamilya natin na nabiktima nito. Kaya naman, lahat ng paraan ating gagawin upang patuloy silang maalalayan. Punuin natin ang 100 araw ng iba't ibang paraan ng pagtulong. 100 days ng iba't ibang interactive, fun, engaging experiences na kasama ang Kapamilya Stars. Lahat ng malilikom sa iba't ibang aktibidad na ito ay mapupunta sa mga pamilyang apektado ng bagyong Odette. Iba't ibang paraan, iisa ng pupuntahan. Operation Odette. Tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. A 100-day campaign para sa mga kapamilya nating na biktima ng Bagyong Odette. Simula ngayong linggo, January 9, 8 p.m. sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Gamit ang ating nagkakaisang tinig, iparating natin ang ating pagmamahal at pag-alalay sa mga kapamilya nating naapektuhan ng Bagyong Odette. For 10 straight nights with your favorite kapamilya performers, kasama ang mga paborito nating mag-aawit sa gabi ng kantahan at pag-asa. Operation Odette. Tulong-tulong sa pag-ahon. 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert. Magsisimula sa January 9 with the one and only Regine Velasquez. Mag-donate habang nanonood ng live concert na ito sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Pwede rin mag-log in sa Kumu para sa pagkakataong maka-interact ng live ang ating kapamilya singers. Operation Odette. Tulong-tulong sa pag-ahon. 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert. Ilang linggo matapos tumama ang bagyong Odette, patuloy na nakakaranas ng gutom at kakulangan sa malinis na tubig ang mga kapamilya natin na nabiktima nito. Kaya naman, lahat ng paraan ating gagawin upang patuloy silang maalalayan. Punuin natin ang 100 araw ng iba't ibang paraan ng pagtulong. 100 days ng iba't ibang interactive, fun, engaging experiences na kasama ang Kapamilya Stars. Lahat ng malilikom sa iba't ibang aktibidad na ito ay mapupunta sa mga pamilyang apektado ng bagyong Odette. Iba't ibang paraan, iisa ng pupuntahan. Operation Odette.
tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. A 100-day campaign para sa mga kapamilya nating na biktima ng Bagyong Odette. Simula ngayong Linggo, January 9, 8 p.m. sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Gamit ang ating nagkakaisang tinig, iparating natin ang ating pagmamahal at pag-alalay sa mga kapamilya nating naapektuhan ng Bagyong Odette. For 10 straight nights with your favorite kapamilya performers, kasama ang mga paborito nating mag-aawit sa gabi ng kantahan at pag-asa. Operation Odette, tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert magsisimula sa January 9 with the one and only Regine Velasquez. Mag-donate habang nanonood ng live concert na ito sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Pwede ring mag-log in sa Kumu para sa pagkakataong maka-interact ng live ang ating kapamilya singers. Operation Odette, tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert. Ilang linggo matapos tumama ang Bagyong Odette, patuloy na nakakaranas ng gutom at kakulangan sa malinis na tubig ang mga kapamilya natin na nabiktima nito. Kaya naman, lahat ng paraan ating gagawin upang patuloy silang maalalayan. Punuin natin ang 100 araw ng iba't ibang paraan ng pagtulong. 100 days ng iba't ibang interactive, fun, engaging experiences na kasama ang kapamilya stars. Lahat ng malilikom sa iba't ibang aktibidad na ito ay mapupunta sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Odette. Iba't ibang paraan, iisa ng pupuntahan. Operation Odette, tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. A 100-day campaign para sa mga kapamilya nating na biktima ng Bagyong Odette. Simula ngayong Linggo, January 9, 8 p.m. sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Gamit ang ating nagkakaisang tinig, iparating natin ang ating pagmamahal at pag-alalay sa mga kapamilya nating naapektuhan ng Bagyong Odette. For 10 straight nights with your favorite kapamilya performers, kasama ang mga paborito nating mag-aawit sa gabi ng kantahan at pag-asa. Operation Odette, tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert magsisimula sa January 9 with the one and only Regine Velasquez. Mag-donate habang nanonood ng live concert na ito sa FYE on Kumu at sa ABS-CBN Entertainment YouTube at Facebook accounts. Pwede ring mag-log in sa Kumu para sa pagkakataong maka-interact ng live ang ating kapamilya singers. Operation Odette, tulong-tulong sa pag-ahon, 100 sa pagtutulungan. Live benefit concert. Ilang linggo matapos tumama ang Bagyong Odette, patuloy na nakakaranas